Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Webes sa 24 na linggo sa karaniwang panahon. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Natatanging panalangin para sa intensyon ni Jing San Juan at Emily Velasco at ng kanilang mga pamilya. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lubikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito ay naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasa saad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro sa kasa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid ng nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon. Bagamat patay na ang ilan, at napakita rin siya kay Santiago,
saka sa mga apostol na sama-sama noon. Saka huli-huli ay napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin at ito ang pinananaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos sa Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Ang aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Magsitayo po ang lahat. Panginoon. At sumaiyo niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang iyon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahira ng pabango. Nang makita ito ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, "Kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya, isang makasalanan." Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, "Simon, may sasabihin ako sa iyo." Sumagot siya, "Ano po iyon, guro?" Sinabi ni Jesus, "May dalawang taong nanghiram sa isang nagpapautang, ang isa'y 500 denaryo at ang isa na may 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon,
sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil sa paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahira ng langis ang aking ulo, subalit pinahira niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Saka sinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba ang taong ito? Pati pinatatawad ng makasalanan ay pinangangahasan. Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig, yumaon ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Uli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikisa sa atin via live streaming, lalo't higit ang mga kababayan nating OFW sa iba't ibang bansa, lalo't higit ang bansang Hong Kong. Ano pong pakiramdam kapag ka nakatanggap ka ng pagpapatawad? Nagkasala ka, pinatawad ka. Nagkamali ka, muli kang tinanggap. Nagkaroon ka ng maling desisyon, muli kang minahal. Anong pakiramdam? Sabi ni Jesus sa mabuting balita, malaki ang utang na loob at malaki ang pagmamahal ng mga taong pinatawad sa malaking kasalanan. At ang sinasabing ito ni Jesus ay kanyang gustong sabihin sa bawat isa sa atin. Mahal ka ng Diyos. Wala pong duda. Huwag nyo nang pagdudahan iyon. Marami kasi sa ating mga kapatid at mga kasamahan, ayaw pumunta ng simbahan, nahihiya. Father, ako po'y makasalanan. Father, ako po'y maraming maling ginawa. Eh, makasalanan ka na nga. Ayaw mo pang pumunta sa simbahan. O di lalong lalaki ang kasalanan. Father, ako po'y nahihiya. Baka po hindi ako mapatawad ng Diyos. Kailanman ang Diyos hindi tumitingin sa ating kasalanan. Ito'y lagi niyong naririnig sa akin. Kung sasabihin ng Diyos, ang pwede lamang sumimba ng alas 12 ng tanghali sa Padre Pio, ay yung mababait. O, nasan tayo ngayon? Wala rin magmimisa sa inyo. Pare-parehas tayo mga minamahal. Nagkakamali, totoo po iyon. Nagkakasala. May mga pagkukulang. May mga maling desisyon. Pero kahit kailan, hindi iyon tinanong ng Diyos. Hindi niya tayo tatanungin at ang simbahang ito, ang simbahang Katoliko ay ganoon. Hindi niya tatanungin kung kailan ka huling sumimba, kung kailan ka huling nangumpisal. Hindi niya tatanungin kung bakit ngayon ka lang nagdasal. Ni hindi niya tatanungin bakit nasa mali kang relasyon ngayon. Bakit magagalitin ka? Bakit masungit ka? Walang ganoon sa simbahan. Ang Diyos at ang simbahan ay laging bukas ang kamay na tumatanggap sa lahat ng sino mang gustong magpaampon sa Kanya. Ang babae sa mabuting balita ay walang pangalan.
Sabi ng mga dalubhasa, bakit walang pangalan ang makasalanang babae? Sapagkat ang babaeng makasalanan ay dapat kinakikitaan mo ng iyong sarili ngayon. Ikaw at ako ang isinisimbolo ng babaeng makasalanan sa mabuting balita. Humingi ba siya ng tawad ni walang sinabi ang babaeng makasalanan? Wala siyang sinabi. Pero ang kanyang mga ginagawa ay tanda ng isang napakalaking pagmamahal. Si Simon, ang Pariseo, may pangalan. Pero ang babaeng makasalanan, walang pangalan. Parang bawat isa sa atin, sa tuwing tayo'y nagkakamali, sa tuwing tayo'y nagkakasala, dinudungisan natin ang pangalang Kristiyanong ibininyag sa atin. Lumalayo tayo sa Diyos. Pinagdudumi natin ang ating buhay. Pero paglapit mo sa Diyos, walang tanong-tanong, walang pali-paliwanag. Saan po natin normaling ginagawa ito? Sa kumpisal. Kaya mahalaga ang pangungumpisal. Isang beses, dalawang beses sa isang taon, mangumpisal. Sapagkat yun ang tanging paraan upang makabalik ka sa pag-ibig ng Diyos. At kahit sa banal na misa, ninyo ba napapansin? Sa simula ng misa, humihingi tayo ng tawad. Kaya tayo dumadagok sa ating dibdib. Humihingi ng tawad sa ating kasalanan sa isip, sa salita, sa gawa at sa ating mga pagkukulang. Bago tumanggap ng komunyon, kumakanta o nagdadasal tayo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Bago tayo tumanggap kay Kristo, anong sinasabi natin, Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, gagaling na ako. Tatlong beses sa buong misa, humihingi tayo ng tawad. Ang pari, limang beses sa loob ng misa, humihingi ng tawad. Kapag naghuhugas ng kamay ang pari, Ama naming mapagmahal, kasalanan ko'y hugasan nang mapawi mong lubusan ang ginawa kong pagsuway. Bago niya tanggapin si Kristo, nagdadasal din ng tahimik ang pari. Ang komunyon nawang ito ay magkaloob sa atin ng kapatawaran at ng hindi kaparusahan sa aking ginawang pagsuway. Lahat tayo mga minamahal, laging nagkakasala. Pero ang Diyos, kailanman, hindi tumingin sa pagkakasala. Buong pagmamahal, lagi kanyang pinapatawad. Lagi kanyang inuunawa. Kaya nga po, pag kami mga nangungumpisal sa akin, hindi mo kailangan magpaliwanag. Alam niyo pong sakit nating matatanda. Father, patawarin niyo po ako sapagkat ako'y nagalit. Dahil po ang aking asawa, umuwi na namang lasing, ay gabing-gabing ako. Ang Diyos, hindi kailangan ng paliwanag. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa Diyos. Sorry Lord, dahil ako'y naging magagalitin. Tapos. Sorry Lord, dahil ako'y naging masungit. Sorry Lord, dahil ako'y nagdamot. Tapos. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ang paliwanag mo. Ang kailangan niya, ang pagsuko mo sa Kanya upang maramdaman mo muli ang Kanyang pagmamahal. At sa banal na misa, lagi tayong pinatatawad ng Diyos tulad ng kumpisal. Laging ang Diyos handang yumakap sa atin. Kaya anuman ang iyong kasalanan, kahit wala kang pangalan, hindi ka man kilala, anumang maling desisyon ang iyong ginawa, hindi ka man kinikilala ng iyong pamilya, ayaw ka mang pahalaga ng ibang tao, sa Diyos, lagi kang mahalaga. Huwag niyo pong kalilimutan yon. Kahit anong laking kasalanan natin, hindi niya kayang baguhin ang isang katotohanang mahal ka ng Diyos. Kung kayo duda pa, ay tingnan ninyo, sa kabila ng dami nating kasalanan, tingnan niyo't buhay pa kayo hanggang ngayon? Inabot kayo ng magandang tanghaling ito?
Oo, may sakit ang iba sa atin, pero tingnan ninyo, mayroon kayong lakas para pumunta dito. Masungit ka, mataray ka, chismosa ka. Eh, tingnan ninyo, pinasikat ng Diyos ang araw ngayon sa inyo. Duda pa kayo? Palulubugin niya uli ang araw mamaya. Buhay ka. Bukas sisikat uli ang araw kahit magkaaway kayo ng iyong kapitbahay. Dahil sa Diyos, hindi nababago ang pagtingin niya sa iyo. Mahal ka niya, maging sino at ano ka man. Ang tanong lang, paano ka tutugon sa pagmamahal na yon? Anong pabango ang kaya mong ialay kay Jesus? Anong luha ang kaya mong ialay kay Jesus? Sapagkat ang lahat ng ito, ang pagmamahal na ito, magdudulot ng iisang galing sa Diyos, ang kanyang awa at pagpapatawad. Kay Kristo na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang pusong laging mapagmahal upang sa aking mga bagay na nagawa, sa mga maling desisyon at pagkakasala, lagi akong makadulog sa iyo. Ikaw na hindi nababago ang pagtingin sa akin. Ikaw na laging mahal ako, maging sino at anuman ako. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kadakilaan, inarakilaan.
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
kasala. Sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa aking maawa't mahabang.
Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ang aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, buwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwing na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ngayon pong darating na pagbubukas ng taon ng January 2025, ang pambansang dambana ay tutulong sa gaganaping 129 Plenary Assembly ng lahat ng mga obispo sa Pilipinas na gagawin po dito sa Arsidiosis ng Lipa. May mga servers pong namimigay ng sobre, may mga available din po sa paligid
upang paglagyan ng ating tulong pinansyal, ang ating dasal at panalangin, gayon din ang ating tulong ay malaking bagay sa pagtatagumpay ng malaking pagpupulong na ito ng mga obispo ngayong darating na taon. Nagpapatuloy po ang ating Misa Nobena sa karangalan ni Santo Padre Pio. Ang Misa araw-araw ay alas 5 at ang tuwing Linggo ay alas 6 ng gabi. Mamayang hapon po ang magmimisa ay ang Obispo ng Novaliches, Bishop Roberto Gaa. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa sa mga gawain pa ngayong darating na pagdiriwang ng kapistahan ngayong Lunes. May mga schedule sa Facebook page, sa mga tarpaulin at sa ating screen upang kayo ay magabayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang sunod nating misa, mamayang alas 2 ng hapon, inaasahan naming inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ting ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, healing rub, miracle oil, healing bundle at mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. May mga available pong rosas sa paligid ng simbahan, kulay puti para sa pagpapasalamat at kulay pula sa kahilingan, maiaalay kay Padre Pio. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, laging dumulog sa awa ng Panginoon. Salamat sa Diyos.